Magkano ba itong Yamaha X-Max na to? Ito ay, what is the boost of fun for today's video? Kung makikita nyo, magre-review na naman tayo ng Yamaha X-Max. Pero this time, hindi ito yung Yamaha X-Max na luma. Ito yung bagong labas na Yamaha X-Max. Dahil sobrang high-tech nito. Promise ko sa inyo, abangan nyo to. Huwag kayong mawala dito sa video na to dahil papakita ko yung mga features na mga, kaya ko sinasabing high-tech to. Pero bago muna tayo magsimula, sino ba mga usually nag-Yamaha X-Max na 300cc? Usually dito, yung mga, diba kung yan, mag-155 ka, mag-300cc ka na para less upgrade na agad. Kasi malakas na yung power ka agad nito. Lalo na sa mga probinsya, kayang-kaya nila magpiga. Lalo na pag mahahaba yung truck, kayang-kayang pumiga yun. Hindi ka mabibiting sa arangkada. Pero anyway, bago tayo magsimula, gusto ko lang ipakita sa inyo impression o yung looks nung Yamaha X-Max 2023. Yan, kung makikita nyo, katulad ng mga ibang kotse o yung mga lumalabas sa bagong modelo ng mga kotse, iPhone, yung mga bago ngayon, latest technology. Sumasabay rin ang Yamaha pagdating sa mga ganun, sa mga looks, mga futuristic look. So, makikita nyo yung ano niya, headlight niya, parang sobrang premium niya. Alam mo yung ganun feel na futuristic. Tsaka aggressive yung ano, mga patusok na ganito. Ganun yung una-unang na ramdaman ko dito sa Yamaha X-Max. Parang pag dala-dala mo siya, very luxurious yung dating mo. Tapos ang maganda dito, integrated na dito yung signal light niya on the left and right. So, sobrang swabe na tingnan. Punta naman tayo dito sa gulong. Alam ko mas malaki yung rim size ng gulong nito, 15 yung rim size nito versus do sa likod ng gulong, which is 14 lang yung rim size yung sa likod ng Yamaha X-Max. So, makikita nyo yung front suspension niya, mas mahaba po. Kumbaga, ang laki ng clearance. So pagdating sa low box, swabe siya. So, tingnan natin yung likod ng Yamaha X-Max pagdating doon sa physical appearance. Okay? Tara! So, ayan yung likod ng Yamaha X-Max. Kung makikita nyo, boost of fam, ha? Swabe na siya. Hindi siya yung, alam mo yung, pareho siya ng N-Max, pero mas pinagandang likod ng N-Max. Ganun na ganun yung feel niya. Almost similar lang din naman pagdating sa Yamaha X-Max, pero kung makikita nyo dito, halos parehas sa parehas na. Okay? At ang maganda dito sa shock suspension niya, dalawa na po. Buso pa. Dalawa. Ayan, kung makikita nyo. Na-tried ko siya first hand. Ang first impression ko sa kanya, sobrang swabe po siya sa mga lubak. At itong rims niya is 14 size. Mas malaki yung rim size niya sa unahan kaysa doon sa likod. Kung makikita nyo, yung tambucho niya, napakalaki o. Stock to ah. Stock yung tambucho nito. So, pakita ko naman sa inyo guys, yung height ko. So, ang height ko po is 170 centimeters ang height ko. So, tingnan natin sa height ko ng 170 centimeters. Tingnan natin kung anong feel. Naka-center stand pa pala. So, ayan po. Pag nasa may dulo yung puwet ko, malapad po yan. Kaya, tingkayad po ako. Napaka-tingkayad ko po. Okay, dito naman tayo. Nakita niyo yung susi. Ayan yung susi niyan. So, hindi na siya disusi na gaganunin. Pipindutin nyo lang siya. Long press lang. 2 seconds lang. 1, 2. Makikita nyo mag-red. Pwede mo siya ma-open dito. So, papakita ko sa inyo kung gaano ka-spacious nitong storage niya dito sa ilalim na upuan natin dito. Kung makikita nyo, napakalaki po. Napaka-spacious po. Ako, dinalagay ko isang helmet tsaka isang duffel bag. Yung gym bag. Yun, kasyang-kasya po dito. Sobrang spacious po nito. Perfect fit siya sa mga maglo-long ride po pag pa-uwi kayo ng probinsya. Ito, perfect match po for a Yamaha X-Max. Ganun kayong commuter or motorcycle riders na umuwi sa probinsya pero ayaw mag-expressway. Tingnan ko yung storage. Pakita ko sa storage dito sa may left. Very spacious. Minsan yung phone nilalagay ko dito, kaya yung susi. Important documents, pwede rin. Pero pag important documents, sana po dito na lang. So, meron din siya sa may left side. Pero sa left side, ito kasi depressed lang. Ito, pipindutin mo siya. May dalawang button siya. Seat, which is ito. Yung nasa left naman niya is lead. So, pagka-press mo, makikita nyo yan, may charging port siya. Pwede mo siya i-charge dito. Pag-on mo na, ito yung ignition button yan. Pag-on mo na, kailangan naka-on tong switch dito. Alright, so paano mo naman babuksan yung fuel? Nasaan ba yung fuel nito? Okay, mag-alala, ito yung fuel niyan. So, paano yung open yung fuel? Wala rin pong susi ang fuel. Ito po ang fuel, nasa gitna po ng motor. Ganyan lang siya. Easy. Diba? So, I think ang fuel tank capacity nito is liters po ang kaya niya. Full tank na po yun. 12 liters po. Isipin nyo kung nag-run kayo ng 20 km per liter. Ang habang-habang biyahe ang kaya-kaya nito ng mga X-Max. So, ngayon, eto na. Eto na yung sinasabi ko. Bakit high-tech tong motor na to? On muna natin. Haligaray. Ipapakita ko na sa inyo kung bakit high-tech itong motor na to. Yamaha X-Max 2023. Kung makikita nyo, nakita mo ba?
Hindi mo nakita eh. Ulitin natin. Oh, naka-off yan. Pagka-on, bam. Alam mo yung parang Iron Man si Jarvis. Okay, unang-una. Dito muna tayo. Makikita nyo yung parang digital panel niya. Sa taas muna tayo ha. Ito yung speedometer. Ito yung auto. And this is the fuel. Bar by bar. So ngayon, 3 bars pa lang siya. Nakikita nyo. Alam mo maganda dito, sa baba nito, mayroon tong choices, guys. So, ayan, may music. Pwede mo i-connect yung music mo. Malalaman mo kung anong music yung nagpe-play. Pero kailangan mo mag-download ng Y-Connect sa phone mo. At i-connect mo dito sa motor mo. Meron ditong auto trip. Para nakikita mo yung auto trip. Ayan o. Kung trip 1, magkano ilang yung tinakbo. Okay. Meron din ditong meter display. May tachometer, echo, at speed. Pag sa speed, makikita mo kung gano'ng ano yung piga mo. So, ganun lang naman siya, guys. Sobrang dali lang niya. May echo, makikita mo kung ano yung average consumption mo. Ayan. Katulad niya, nung nag-drive ako, hindi naman ako bakbak. Kaya niya mag 21.5 km per liter. Plus, yung init ng engine temperature, kaya niya rin. So, ano pang meron? Navigation. Itong kakaiba, may navigation na dito sa motor na to. So, pwede mo rin siya i-connect sa phone mo para sasabihin niya kung left or right na. So, very, very high-tech na talaga. Para ka nang sasakyan, yung mga bagong sasakyan mo. Tapos, may notification din siya pag may tumawag sa phone mo or may nag-text, makikita mo kaagad siya ito. Very less hassle kaysa bubuksan mo pa yung phone mo at isang kita mo sino tumatawag. Pati yung weather, as I've said, connected nga sila sa Garmin, kaya pati weather makikita. So yung mga setting, yung mga traction control, ayan, may traction control, pwede mo yung off yung traction control. Okay, so ayan, connection, brightness, so yun lang naman guys. Kaya sobrang high tech nitong Yamaha X-Max ito. Magkano ba tong Yamaha X-Max na to? Ito ay 299,500 pesos. For the 299,500 pesos, you have all this technology, you have this all this comfort. Saktong-sakto siya for endurance, kung mahilig kang mag-endurance, for long ride, even for city riding. At isa pa sa maganda dito yung windshield, guys, ha. Kasama na to pag binili nyo. Para iwas yung mga wind drag, tsaka yung mga debris na pumapaano maano sa iyo, maano sa dibdib. So, I don't wanna bore you sa mga technicalities, but this is the Yamaha all-new Yamaha X-Max. Ang tanong ko sa'yo, ikaw ba? Willing ka ba bumili itong Yamaha X-Max? Kasi ako, sobrang nag-enjoy ako. Lalo na dito sa Pilipinas, sobrang lubak. Imagine, stock suspension pa to, pero sobrang nag-enjoy ako sa comfortability ng suspension niya. What more kung may aftermarket? Ayun lang po sa fam, maraming salamat sa panonood ng aking Yamaha X-Max new, all-new 2023 review. Sana nagustuhan nyo at sana next time makita ko yun ng Yamaha X-Max dahil po sa akin. Alam mo naman, for comfort, safety, go for Yamaha X-Max. Comment down below pala kung anong gusto nyo i-review ko ng mga Yamaha bike. Gusto mo malaman para ma-review natin. Gang, let's go!